Ika-20 ng Marso, Miyerkules ng ikalawang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang umakyat si Jesus sa Jerusalem, isinama niya ang 12 at habang nasa daan ay sinabi niya sa kanila, "Papunta na tayo sa Jerusalem. Doon ibibigay ng anak ng tao sa mga punong pari at mga guro ng batas na maghahatol sa kanya ng kamatayan. Kaya ibibigay nila siya sa mga pagano para pagtawanan, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit babangon siya sa ikatlong araw." Lumapit noon kay Jesus ang ina nina Jaime at Juan kasama ang 2 niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" At sumagot siya, "Narito ang 2 kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." Sinabi ni Jesus sa magkapatid, "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko?" Sumagot sila, "Kaya namin." Sumagot si Jesus, "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa para iyon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na sinusupil ng mga nagahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod niyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin niyo. Gayon din naman, dumating ang anak ng tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod niyo. Walang masama sa pag-aambisyon ng mataas. Ang totoo, dapat lang tayong mag-ambisyon ng mataas. Ang tanong, ano ba yung bagay na inaambisyon natin at bakit natin inaambisyon yun at sa papaanong paraan natin pinabalak makamit ang inaambisyon natin? Isang mabuting bagay kung para naman sa sariling kaunlaran at kapakinabangan ng mga mahal sa buhay ang inaambisyon. Kahanga-hanga pa nga kung pagsisikapang makamit ang matayog na hangarin sa pamamagitan ng patas at marangal na paraan kahit na hindi ito madali sa maraming kadahilanan. Pero higit sa lahat ng hangarin sa buhay, sinasabi ni Jesus na pagsikapan nating maging dakila hindi sa pamantayan ng mundo, kundi sa pamantayan ng Ebanghelyo. Ang totoo, ang kadakilaang iminumungkahi ng Panginoon ay hindi talaga hinahangad, kundi kusang bumubukal sa kagandang loob. Pagbibigay at paglilingkod sa kapwa na hindi nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Ito ang kadakilaang pinupuri at hinahangad ng mga taong may mabuti ring kalooban. Pagsasagawa, kung gusto mong lagi kang mauna, sana mauna kang lagi sa paggawa ng mabuti sa kapwa at hindi lang dahil ginawan ka rin ng mabuti. Dahil nagmamahal ka, gusto mo lang lagi na gumawa ng mabuti sa minamahal mo.